What's up with you guys? So, naging busy na tayo sa work. Hindi pa ako nakapag-upload ng bagong video. And, sagutin natin yung tanong ni ma'am. Ang tanong ni ma'am? Para gumagalaw ang ating camera. Pwede na dito. Okay. And, ito ang YouTube. At hanapin natin ang... May nagtanong regarding siya sa pagte-take ng test ba. Okay. So let me clarify, hindi pa po ako nag-take ng test ba. So ito yung mga tanong nila ni Sir Kenneth. I'm third year BSM student. Po, balak ko din po sana kumuha ng automotive sa TESDA para po sa makukuhang experience at matuto. Thank you sir sa pag-share ng experience. And kay ma'am, Engineer, gusto ko lang kay Ma'am Nicole Roperez. Engineer, gusto ko lang sana magtanong kung anong magandang course sa TESDA na inclined for ME. Incoming first year college, taking mechanical engineering here. Okay, both of you, let me congratulate you for taking the best course. Siyempre best yan eh. Sabi nga nila, kung nagkamali ka, doon mo malalaman. Bakit? Hindi. So, hindi mo nalaman yung lesson. So, hindi ako nakapag-take ng test dahil yung nagsisihan ko. Okay? Kasi guys, totoo na ito, pagka-graduate mo talaga, doon mo may marirealize or pagkakuha mo ng lesensya, doon mo marirealize na, ay, ID lang pala to. Hindi naman sa dinadowngrade ko. Ano? Pero, ganun kasi yun guys, lang na pagka talagang wala kang alam sa technical, okay, lugi ka pagdating sa actual, okay. Sinasabi ko to para hindi na ma-old yung pagkakamali ko sa mga current din nagtitake ng mechanical engineer, okay. Yun, kailan ba dapat mag-take ng test daw, courses. Ano ba yung mga test na related sa atin, okay. Sabihin niya ni ating project engineer Kenneth. May sasabihin siya. Okay. Anong magandang i-take na test daw na related sa mechanical engineering? Kung mahilig kayo sa ano, sa mga sasakyan, pwede ang automotive dyan. Meron din dyan, nag-o-offer ng sa aircon. HVAC. Ano ba yung HVAC? Yeah. Heating, ventilating. Air conditioning. Meron din yung mga technical kung gusto matuto ng welding, meron diyan. Mechanical. Kung gusto mong ano pa ba? Ba't ba ako tinatanong dito, hindi pa naman ako nag-test na. Sinabi mo yun? Hindi, cut mo na lang. Okay, yun nga. So, una-una dyan, syempre, dapat yung related is yung automotive, yung HVAC, or refrigeration. Pwede ka rin kumuha ng welding, electrical, yan. Yung mga goods yan, tandaan nyo yan. Automotive, HVAC, refrigeration, welding, at saka electrical. Okay, guys. Okay yung mga yan. Bakit automotive? Guys, pag automotive, pag nag-apply ka sa company na kailangan ng ganong skills, kaya mga big company, Honda, Ford, mga car dealer, yan. Magagaling mo yan, bakit? Siyempre, may background ka sa sasakyan talaga. Hindi lang yung kabisado mo ako, at least pagka pumarap ka sa client, diba? O may reklamo sa yung client, aware ka. Kasi alam mo yung basic eh. Next, okay? Next is yung... Ano ba? HVAC? HVAC. Okay, bakit HVAC? Sa construction naman ito kamit, guys. So, ako, nung nag-apply ako sa HVAC company kung saan ako ngayon, ngunit nilang. Okay? As CAD operator ang nakita ko. Guys, bakit CAD? Napaka-downgrade ko sa kasi masyado ako nag-doubt na yung knowledge ko sa HVAC is kulang. Okay? Kulang. Dumating na rin binibili.
Ano yung gamit to? Kaya mo lang tech, digo. Okay guys, so nakapagpalit na tayo ng damit. Saan na ba ako? Okay lang. Hindi, nakatakot mo. Okay, HVAC. Okay guys. So, nandun ako. Yung CAD nga. Bakit? May doubt kasi ako sa sarili ko na baka hindi ko magampan yung trabaho ko pagka in terms of technicality sa HVAC. Unang-una, ano bang nalalaman natin sa HVAC? Mga theory, wala tayong problema dyan. Enthalpy, entropy, heat, QS, QT. Okay tayo dyan guys. Pwede tayong gumawa ng simple design. Pero, in fact, pagka nasa HVAC industry ka, okay, and mapunta ka sa site, hirap talaga pagka wala kang basic knowledge, okay, kung paano mag-install, kung paano gumagana yung aircon in technical terms, ano ba yung plenum box, ano ba yung tinatang na corner angles, KBC, slip type, conventional, doon lang talaga matutunan yan. Sa trabaho kasi hindi man natuturo talaga sa school yan. So, isang dahilan, ba't sinasabi ng HVAC? Kasi doon mo malalaman yung actual ba? Diba guys? Doon mo malalaman, sabi nga nila, paano ka makakasita ng trabaho? Kung yung trabaho mismo, hindi mo alam. Diba? Yan yung naging doubt ko. Sinabi ko yun. Kung sinabi ko, na-assign ako sa WIDAS. Okay? So, Pampanga. Then, project engineer tayo dyan. Okay? So, next is... ano na ba? Electrical. Okay? When it terms sa electrical, hindi naman tayo electrical engineer, bakit ko sinasabi yung electrical? Well, ano bang nagpapagalaw? Kumbaga, okay, dalawa yan eh. Rotary motion para makapag-produce ng electricity, and electricity para makapag-produce ng rotary motion. So, guys, ano nga tawag doon? Mas maganda meron kang basic knowledge sa electrical, lalo na sa construction industry, HVAC. Meron tayong mga tinatawag mga FCU. Kaya yun? So ito, mag-unbox kami ng isang FCU. Okay. Ito yung fabrication namin sa site. Arnold! Okay. Arnold! Puta ni Damo, cellphone kaya ka naman? Uy, namumura ka, maririnig ng mga nag-YouTube. Sorry. Uy, siyang pamukha nito. Ayan. Sige lang. Ito si Arnold, yung alaga namin. Uy, pwede pa pinakain. Uy! Bigyan niya? Bigyan niya sa'yo. Ito? Sige natin. Anong unit to? Tang. Kung kaya tanggalin, ugutom na lang kaya. 6,500. Pag gilid, yan, ugutom pag gilid. Pwede na siya ato yun. Dandaan lang, ha. Aday. Oh, Nod, nabalita ka rin ang kain, Nod. Dito ang tubo, tama. Trubabo. Ito yung ano? Ito ang alwaro ito! FCU! Ay, kaya lala ka no? Fan cool unit. Potang gamitan lala. Gamitan talo lang ka no? Karanta lala ka no? So, nagpapalamit nito ay hindi refrigerant na ano? Hindi refrigerant. Rion ganun. Kundi tubig, chilled water. Wala ba siya? Wala, yan o. Wala man. Wala siya? Wala. Kung ano yung sinasabi ni Paolo, dyan wala. Baka bukas niya po ito ang mga salibot dyan. Meron na tulis ang ano eh! Oo nga, pero kailangan parang isang dahil. Kailangan ano? Sa litor, katuloy mo ano nung nakasipay natin. Yan na. Parang nakalagin eh. Ngayon, sigawan pa natin ang premium yan pagpunta ka na. Malit lang yung ano yan eh. Ito mo, yung drain pan niya. Yan lang. E paano yung doon pag lumamig?
Hindi ba natin lalagyan ng secondary? Lalagyan. Meron. So, ano yung ginawa natin na secondary doon? Yung pa rin ang secondary. Mata naman. Walang ulo. Walang ulo. Doy, magsalita ka kayong vlog mo, Doy. Diba naman may mag-vlog kanin niya? Ito yung vlog niya. Ito, ano, ito yung mga... Ito po yung... Hello. Dapat kalawa yung magsalita ka kanin niya. Maka naka-vlog niya. Oh, Doy, papay naman, Doy. Nakadikit yung vlog. Maraming sa doon, Doy. Salam alaikum, salam. Mas mahal pa sa akin yan. Bumila ko itong pan, ha? Nakakasok mo lang. Pare, kung ano yung bunting pare. Habang atos ka na. Ang gano'n ko rin video ko kayo ni. Kulitahin mo lang. Dapat nakikita yung mukha mo. Ilahin mo, ilahin. Ilahin ba o... Hindi, dapat papunta ron. Nakalock siya yun eh. Ano yan eh, unlock net. Layan na siya! Ilagto yun eh, diba? Ito na yung YouTube yan, Nod. Unlock mo. Yan. Ano ko na to? Ay, ano ko na to? Ito, oh, yan. Dalawa. Kasi dito. Yan. Ito yung ano. Yung ano yung pang-ibig na dito. Dadaan dito, magkakaroon ng heat exchange. Okay. Ito yung drain pan. Pero kailangan pang gawin nyo ng secondary drain pan kasi may tendency na mag-moist yung buong unit. Supply more, ha? Ayan, pag, ayan, dito bubuga yan. Ihigop ng hangin dito. Ito. Yan daw, meron na siyang ano, built-in na ano, filter. Saan yung electronics niya? Malaki yun eh, ito dito. Ganyan niya, pero malaki yun. Ah, ito net. Ayun, kung mapapansin ninyo, may naka-indicate na left. Ina-customize yan ni, ano, ni project manager. Hindi ako. Ina-customize yan. Ha? Tama, no, kasi dyan, nagkatabing ko. Oo, oh, left and right. Left and right. Hmm, left and right. Kaya kailangan naka-customize din yan. So, kung sa facing left siya, para hindi naiikot yung tubo, isusok-sok na lang. Yung right niya, nandun. Ah, facing ano? Facing supply. Facing supply, yung pina-order mo dati. So, isa lang to sa mga napakaraming unit na yan. Ito. Meron na siyang ano, no? Kailangan natin mas insulation. Ano yung oh, kasama dapat pati yung nasa likod kasi hindi natin alam kailan. Saka ano ka, babalutan din to eh. Oo, babalutan ito. Kailangan din ng insulation na ito eh.
Mayroon tayong ano, duckliner, yun na lang gamitin natin. Duckliner? Ay, hindi pwede yun. Sa ano yun? Pang loob lang yun. Wala na ba tayong ano? Mayroon pa naman. Ay? Sa ilalim. Nandun, marami pa tayong insulation. Kino-customize to, di ba, Net? Para makuha yung ano, yung decide na nice ano, level. Tapos ito, kailangan natin, meron na bang kaabang na doon ito sa doon? Ha? Ah? Meron ba ito? Hindi, meron diagram si Kenneth na ito. Yung merong... Mayroong abang din yan. Yung may P-trap, di ba? Naralo mo yan. Nasa'yo pa yung drawing nun? Ginawa ni sir nang yan eh. Nasa'yo pa? Hindi, wala sa akin yung drawing. Hindi ko lang siya napunta. Saan natin i-ano ang dream niyan? Doon na lang yung mga plumbing? Hindi. May ano yan. Hindi, meron tayo doon. Yung blue. Yun, yun, yun. Yung condensate doon ni ano to. Pero yung bago yan dumugtong doon, meron P-trap pa yan, di ba? Yung P-trap. Meron pong separate na P-trap. Di ba yung explain sa'yo ni boss yun? Yan. Okay guys, kung nakita ninyo, yun ay isang model ng ano ng FCU, chilled water type to, guys. So, ang pumapasok dito is malamig na tubig. Okay, meron yang in at saka out. Okay, then meron yang coil, saan lalaro yung tubig, blower, return air, and so on, so on. Kung ano yung nakita nyo kanina guys, yun yun. So, pagka nag-take ka ng testa, yung mga ganyan, kahit basic lang, malalaman mo yan. Wah. Eh nga, pinasisihan ko bakit di ako nag-take ng testa. Okay, kung mag-take, kung maibabalik ko lang yung panahon, ang gusto ko talagang i-take na course ng testa is HVAC at saka electrical. Okay. Connected kasi yan eh. Paano under yung unit mo kung walang kuryente? So, mas maganda meron kang background or knowledge pagdating sa electrical. Though, meron naman tayong natang stock knowledge. Iba pa rin yung pagka nag-take ka pa ng course na technical. Meaning, hands-on tayo. Hands-on. Okay, kaya ako, alam ko sa sarili ko kung ano yung nawala sa akin yung kawalan ko. Kung hindi ako nakapag-take nun, sayang talaga. Kaya, tayo guys, kung hanggat maaari may chance kayo, i-take ninyo. Next, last na lang ito. Yung pag-welding. Bakit pag-welding? Hindi naman ako hawak ng welding pagka nagtrabaho ko. Yes, hindi ka hawak ng welding, pero paano mo, yun nga, sinabi ko na, paano mo sisitahin kung tama ba yung ginawa niyang bat weld, tama ba yung ginawa niyang pag-welding? Paano malalaman na nasa quality yung trabaho ng binabantayan mo kung di mo alam yung basic, di ba? So, kailangan talaga matutunan mo yun. Eh, ayun, sinabi ko nga sa inyo, unang trabaho ko sa site, pag yung project engineer, kumakapa talaga ako. Kasi wala akong tinatawag na technical skill, which is makukuha natin sa mga technical course ng TESDA. Okay? Yun yung advice ko, na mag-take kayo ng TESDA course 1 year or 2 years bago ka mag-graduate para fresh pa rin. And sobrang napakaganda na ito guys. So, give ko kayo ng example. Isa sa mga nag-OJT sa company namin nakaraan is nagiging ano siya, ang partner, ang part-time niya is HVAC technician guys. So, lupit diba? Nag-take siya ng technical course ng HVAC. So, habang nag-aaral siya, nagpa-part-time siya. Ang ganda nun. Pagka nag-apply ka na when it comes to engineering na, or graduate ka na, may license ka na, tapos ganun ang experience mo, wow, hindi ka dadaan ng minimum wage salary. Agad-agad, makakasabay ka dun sa mga may experience kasi may TESDA ka, meron ka pang experience. Saan ka pa? Hindi ka lang basta fresh graduate na yung ID natin eh, parang valid ID lang, di ba? Ay nga yung pinag-uusapan namin dati. Ano ba yung ID na yun? Valid ID lang pala. Yun. Hirap talaga. Hirap mag-apply pagka wala kang experience. Hirap mag-apply pag fresh grad ka. Ang hirap mag-apply kapag wala kang alam. Oh, pwede mo naman dayan yung resume. Sabihin mo ganyan. Eh, paano kung nandun ka na, di ba? Hirap din. Kaya, guys, adjust ko. Take kayo ng technical course. Habang may chance pa. Okay. So, siguro kung di lang nagka-pandemic, baka nag-try ako. Magbabalak akong mag-take ng refrigeration saka ng air conditioning kaso ayan,
hirap sa schedule. Guys, okay. So, maraming salamat. At least sana meron akong na-share sa inyo. And pa-like naman at saka subscribe na rin. Pwede rin natin i-share sa mga katulad natin mga gustong natuto. Okay guys, thank you so much.